Hello po sa ating lahat at dahil marami ang nagre-request ng ating sapin-sapin sa Bilao, atin niyang ngayong ituturo. Madali lang, simple yung mga sangkap na kailangan natin dito. At pwede niyo itong pagkakitaan dahil napakasarap at syempre purong malagkit ang ating gagamitin. Kaya wag na natin palampasin, umpisahan na natin ang ating pagluluto ng ating sapin-sapin sa Bilao. Ngayon, ang una natin gagawin ay meron ako ritong 1/2 cup ng desiccated coconut. Ngayon, kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng sapal ng niyog. Yung pinagpigaan po ng inyong niyog, huwag niyong itatapon. Linisan lang ng maigi yung pigang-piga, tapos sasangagin niyo gaya ng aking ginagawa. So dito, napakasimple lang naman ang pagluluto nito. Kailangan lang natin makuha yung golden brown na ating ninanais para sa ating pangbudbod sa sapin-sapin. Kasi alam naman natin itong kakanin na to ay kilala sa may budbod sa ibabaw. Dagdag linamnam para sa ating malagkit. So dito ay atin itong lulutuin sa katamtamang apoy lamang hanggang sa makuha natin yung golden brown na ating ninanais. At pagkalipas po ng ilang minuto, makikita nyo po yung nag-golden brown na gaya nito ang ating pangbudbod. So dito pwede na natin patayin yung apoy ng ating kalan at ilipat to sa isang malinis na lagayan. So dahil okay na to, papatayin ko na yung apoy at tanggalin na natin dito. So habang nililipat natin to sa isang malinis na lagayan, ay tayo naman ay magre-ready para magluto ng ating latik. So yung pagluluto ng latik, ilang beses ko nang naituro yan sa inyo at alam ko ay magaling na kayo dyan sa pagluluto. So itatabi muna natin tong ating budbod. Ngayon, para naman sa ating latik, maglalagay lang ako ng 1 cup ng coconut cream o yung unang piga ng niyog. Dahil lulutuin natin to sa katamtamang apoy lamang at huwag iiwanan sa paghalo upang maiwasan na masunog ang ating latik. At pagkalipas ng ilang minuto, so ayan, kumukulo na itong ating gata at continuous lang sa paghalo hanggang sa makita po ninyo na yan po ay naglalangis at magbubuo-buo. So continuous lamang ang paghalo hanggang sa makita po ninyo na nag-golden brown na at humihiwalay na po ang ating latik sa langis ng niyog. So continuous lang ang paghalo, huwag iiwanan para maiwasan na masunog. At eto na nga po, pagkalipas ng ilang minuto, so pwede na natin tong tanggalin. Ayan. So ililipat ko na siya sa isang malinis na lagayan para naman makapag-start na tayo magluto ng ating sapin-sapin. Ngayon, para sa ating sangkap ng ating sapin-sapin, meron tayong 3 1/2 cup ng glutinous rice flour, 3 cups ng coconut milk, pinaghalo yung unang piga at pangalawang piga, 1 cup ng brown sugar, pwede ang puting asukal, then 390 grams ng condensed milk. Gagamit din po tayo ng 1 tablespoon ng ube flavorade or pwede kayong gumamit ng iba't ibang flavor para sa inyong sapin-sapin. Gagamit din tayo ng 1 tablespoon ng strawberry flavor, gamit ko ay flavorade ng Bakersfield para po yung ating sapin-sapin ay makulay. So narito yung mga kailangan nating sangkap, kumpleto na. So napaka-easy lang, paghahalu-haluin lang natin tong lahat. So dito meron na akong isang malinis na lagayan. Una nating ilagay ay yung ating 3 1/2 cup ng glutinous rice flour. Ito po yung malagkit na giniling na bigas. Then ilagay na po yung 1 cup ng washed sugar o brown sugar. Tapos yung ating coconut milk. Then isunod na rin natin yung ating 390 grams o isang lata ng malapot na gatas. So dito sa ating recipe, kung kayo po ay ayaw nyo na masyadong matamis, pwede nyo yung bawasan. Or kung nakukulangan pa kayo sa tamis, pwede nyo rin pong dagdagan. Tapos hahaluin po natin yan. Kailangan matunaw natin yung ating glutinous rice flour bago natin to isa lang o hatiin sa iba't ibang parte kasi maglalagay tayo ng mga flavor. Ube, strawberry, tas yung isa is vanilla. So imimix lang natin to. So ito, napakadali lang po nitong lutuin, itong sapin-sapin kasi i-steam mo lang. So hindi mo na kailangan maghalo kay ube. I-steam lang natin to mamaya. So kapag smooth na, ayan. So natunaw na natin yung ating glutinous rice flour, ay hahatiin po natin to sa tatlo. So tatansyahin nyo na lamang po or depende po sa inyo kung ano pa yung mga kulay na gusto ninyo. Pwede kayong maglagay din ng pandan flavor, langka,
o banana flavor. So, nasa inyo po yun para mas makulay yung inyong sapin-sapin. So, sa akin, tatlong parte lang yung ginawa ko. Una kong ilalagay ay yung 1 tablespoon para sa ating ube. Ayan. Then, isunod, maglalagay din po ako ng 1 tablespoon para dito sa ating strawberry. Then, para sa ating panglas ay yung ating vanilla flavor. So, again, pwede kayong gumamit ng iba't ibang flavor kung gusto nyo ng buko pandan, langka, banana flavor. So, pwede nyo po yun itry para naman po maiba yung iba't ibang flavor ng inyong sapin-sapin. So, dahil na-mix ko na to, imimix din natin yung ating ube. So, mix-mix lang natin yan. At dapat po, nakapagsalang na kayo ng inyong steamer, pakuluan nyo na po dahil diretso natin to isasalang. So, okay na tong ating ube. Dito naman tayo sa ating strawberry. So, pwede nyo rin po itong lutuin sa mga puto molder na may mga design. Pwede kayong gumawa ng iba't ibang design ng inyong sapin-sapin. So, ito kasi ang kagandahan sa bilao, isang lutuan lang. At dahil ready na to, ito na yung ating pan. So, dito sa aking pan ay pinahiran ko lamang po ng ating langis ng ating latik. So, kailangan po pahiran nyo po ng makapal na langis, ha? Damihan nyo po para po hindi dumikit yung ating sapin-sapin. So, unang layer natin na i-steam ay yung ating ube. Ayan. So, i-steam lang po natin ito ng mga at least 18 to 20 minutes. So, dahil kumukulo na itong aking steamer, isasalang na natin. Then, dapat po ang apoy ay katamtaman lang. Huwag nyo pong lalakasan para po hindi lumobo at hindi naman po ma-overcook yung ating sapin-sapin. Tandaan, i-check nyo po ng 18 to 20 minutes bago natin nilalagay yung second layer. Okay, after 18 minutes, so pwede nyo pong dampian, didikit nyo lang po yung inyong daliri. Once na hindi na dumidikit, pwede nyo na pong ipatong yung ating pangalawang layer, yung vanilla flavor. Then, steam ulit natin ng 18 to 20 minutes. At para sa ating panghuling flavor, ayan, makalipas ang 18 minutes, so, chine-check ko po ng aking daliri dahil sanay na po akong magluto ng sapin-sapin. Matagal ko ng trabaho to kaya alam ko na yung kung luto na bago natin ipatong yung ating third layer. So, nilagay ko na yung ating strawberry flavor. Then, steam ulit natin ng 18 to 20 minutes. Pagkalipas ng 20 minutes kasi bawat layer po tumatagal yung minuto ng ating pagsalang. So, tusukin nyo po ng toothpick at once na wala nang dumidikit, ay luto na yan. So, dito, pwede na natin tong hanguin sa ating kalan. Ngayon, dahil luto na yung ating sapin-sapin, ay nakaredy na rin po yung ating bilao na paglalagyan. Size 12 yung ating bilao at nilagyan ko lamang ng dahon ng saging na nadarang sa ating apoy. So, ito na yung ating sapin-sapin. Ang isang technique para po mabilis natin matanggal ay hagurin po natin gamit ang spatula. Mas mainam, lagyan nyo po ng langis ng latik na pinaglutuan para po matanggal po natin ang maayos. Pero dito, kailangan mo talaga ng mahabang pasyensya. So, eto na, nailagay ko na po sa ating bilao. Medyo may pagkahirapan lang talagang tanggalin, pero pag gusto mong gumawa, marami pong paraan. So, nasa ibabaw ngayon ay yung ating ube flavor at napunta sa ilalim yung ating strawberry. Ayan o. So, maganda yung pagkakaluto ng ating sapin-sapin at ang kagandahan po rito, purong malagkit po talaga yung ating sapin-sapin. So, ilalagay na rin natin yung latik na ating niluto kanina. Spread lang natin yan, lalo na kung pambenta. Mas mainam na ganito po kaliliit para po lahat po merong latik. Ayan, kasi pag malalaking butil ng latik yung ating maluluto, malulugi tayo. Lalo na minsan nagmamahal po ang niyog pag Pasko, no? So, spread lang natin ng ganyan. Nako, panigurado. Isang dagdag idea na pwede nyo na naman pagkakitaan at dito sa ating recipe na pwede nyo po itong ibenta ng 350 pesos yung ganitong small size ng bilao. Or depende po yan sa inyong pagkukosti nga, kailangan gawin po ninyo ay magkwenta muna bago magbenta at aralin muna bago mag-alok sa mga customer. Kailangan kayo munang unang makatikim bago po ninyo ibenta para po alam nyo kagad yung lasa at kung meron bang babaguhin o meron bang idadagdag na timpla. So, ikakat muna natin para makita po ninyo ang ating nagmamagandang kakanin. Ayan.
Dito po sa aking recipe, ang costing ko po rito ay umabot po ng 216 pesos. Kaya mabuti na po siyang ibenta ng 350 pesos. Hindi na masama, natutubo po kayo ng 134 pesos. E lalo na kung maramihan po yung mag-order sa inyo, di ba? So, mas mainam kapag mas maraming order, mas malaki po yung kita at mas lumiliit naman yung costing natin. So, ready na tong tikman, mga manayo. So, kitang-kita nyo naman kung gaano kahirap kumuha ng isang slice kapag purong malagkit. Ayan o. Pero napakasarap naman talaga. So, ilipat na natin sa isang lagayan at atin ang tikman. Pero bago yan, syempre, hindi mawawala yung ating budbod na ginawa kanina. Ayan. Napakasarap kainin kasama ang mainit na kape. Alam nyo naman, kape is life. So, titikman na natin. So, muli ako po ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pero dito ako babawas sa may budbod para ng ating husgahan. So, again ha, pwede pa kayong maglagay ng iba't ibang flavor. Buko pandan flavor, langka, banana. So, kayo yung masusunod. Itong aking recipe ay guidance lang para po magkamaroon kayo ng dagdag idea na pwede nyo pong pagkakitaan. So, again, ako po ang inyong madiskarteng nanay dahil busy na ako sa pagkain dito. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo ulit sa susunod ko pang recipe at sa mga bagong pasok lang po dito sa aking YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan na isubscribe ang aking YouTube channel at i-hit nyo na rin po ang aking notification bell para updated po kayo lagi sa mga recipe na lagi kong ina-upload dito sa aking YouTube channel. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!